Habang nagso-solo RG ang ating bida, ay kinukutuban ito ng masama. Dahil puro mage user kakampi niya. Pagka-lock ng Valir, ilang sandali pa ay sinwitch ni S1 yung Chonak. Let's play together. Matapos niya itong iswitch ay sinabi na nito ang magic word. Dodge. Awit. Dodge amp. Walang dodge safe pick. What? Itik dodge. Pagka-chat ng ating bida na walang dodge ay nakapag-lock na pala ito. Dito ay namamaalam na yung Chanak sa star niya. Lakas-lakas ko, tapos by star. Ngunit sa kasamaang palad, mayroong apat na counter hero ang mga kalaban kaya paniguradong mahihirapan ang ating bida. Oh no! Joke lang! Ang angas mo ah! Kakaumpisa pa lang ng game ay nag-aaway na yung dalawang pangit. Maagang dumalaw sa bot lane ang mandirigma upang makalamang agad si Hanabi kay Boy Sivan. Talaga, Charmin? Gusto lang naman tumulong ni Anim na Pucham subalit mukhang matitigok pa ito. Pabuti na lang at hindi nagtagumpay ang kampa ng kasamaan. At sa hindi inaasahang pangyayari ay nakapuha pa ng double kill ang ating bida. Bago mag-turtle ay dinepensahan muna ng mandirigma ang kanilang tore laban sa bruhang si Guinevere. Matapos nun ay tumungo ito sa higanteng pagong upang kunin ang basbas nito. At kung sinuswerte nga naman ay mukhang mapapaslang pa ng ating bida yung bruha. Saan pumunta? Tapong basura? Ngayon ko lang napagtanto na anak ng Pogi rin pala itong si Papa Bear dahil pinag-aagawan ito ng mga person. Sana all! At dahil sumakabilang buhay na si Kimi kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga bayani na makuha ang basbas ng higanteng pagong. Nabalitaan ng ating bida ang nangyaring pagpaslang kay Hanabi. Kaya dali-dali itong tumungo sa top lane upang ipaghiganti ito mula kay Boy Hangin. Hindi totoo yan. Mukhang high blood na talaga si Kimi sa mga oras na ito. Tapos nagawa pa siyang paslangin ni 69. Napakapangit ng ugali mo! Mute na Kimi. At habang naglo-lord ay inaasar pa rin ito nung Chonak. Dito ay ipapakita sa inyo ng magiting na mandirigma kung paano niya isa-isang binura sa mapa ang mga katunggali niya. Gusto lang naman makisali sa digmaan ng ating bida, subalit ayaw siyang palapitin ng mga ito. Pati si Boy Sibat ay ayaw siyang pagalawin kaya hindi niya tuloy mapaslang yung mga pangit.